Good afternoon. Live po tayo sa new executive building. Welcome po sa regular press briefing ni Acting Presidential Spokesperson and Cabinet Secretary Carlo Nograles. Maraming salamat, Yusek Rocky. Talaga naman pag live, no? Lagari pati. Magandang tanghali po sa ating mga kababayan at sa Malacañang Press Corps. Ngayon, a-uno ng Marso 2022, ang unang araw ng implementasyon ng Alert Level 1 sa Metro Manila at sa 38 pang mga lugar sa Pilipinas. The timing could not have been more appropriate. Unang anibersaryo din po ngayon ng rollout ng ating mass vaccination program kontra COVID-19. Sa loob ng isang taon, marami na po ang nangyari. At the beginning, we faced numerous challenges as we worked to address logistics and supply issues and to quell unfounded and baseless fears about these life-saving vaccines. But with the commitment and dedication of our frontliners and public servants in the national government and our local government units, we launched the country's largest, most extensive vaccination program in our nation's history. As we implemented this unprecedented public health initiative, we inevitably faced stumbling blocks, but we persevered. We faced disinformation and vaccine hesitation, and we persevered. We faced two dangerous, contagious variants of this virus, and we persevered. Oo, may mga napagod sa atin, napagod sa health protocols, napagod sa mga maraming pinagbabawal, napagod sa paulit-ulit na pagpapaalala tungkol sa dangers ng COVID. Totoo naman na may pagkakataon na pinanghinaan ng loob, lalo na nung nagkaroon ng mga surge. Ngunit kailanman, hindi nagapi ang ating espiritu dahil mayroon tayong layunin ang magtagumpay sa laban kontra COVID-19. The results speak for themselves. Ngayon, masaya tayo na 39 na lugar sa Pilipinas ay nasa Alert Level 1 na. Isang hakbang papasok sa tarangkahan ng bagong normal. Ito ang naging paksa kagabi sa regular Monday Talk to the People address ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At ito ang ilan sa mga highlights. Nagpayag ng suporta si DOTR Secretary Arthur Tugade sa pagbaba ng COVID-19 alert level status. Aniya, ito ay science-based, health-dictated at kailangan para palaguin ang ekonomiya. Tulad ng buong gobyerno, handa ang DOTR sa pagbabagong ito. Samantala, sinabi naman ni Vaccine Czar, Secretary Carlito Galvez Jr., na we will closely observe the implementation of Alert Level 1 while we continue our aggressive vaccination efforts. Kasama rito ang pagbabakuna ng mga seniors na hindi pa natuturukan, ang pagbabakuna ng 5 to 11 years old, at ang pagbibigay ng mga boosters. Inaasahan naman ni DTI Secretary Ramon Lopez ang full momentum of economic growth ngayong nasa Alert Level 1 na ang maraming lugar. Nasa 400,000 to 500,000 na mga trabaho ang uusbong sa ating shift to Alert Level 1 sa NCR, sa Central Luzon at Cavite. Dagdag pa ni Secretary Lopez, magkakaroon ng strong rebound sa sektor ng turismo dahil sa pagtanggal sa quarantine requirements for international travel at pag-alis naman ng domestic travel requirements. Sinusugan naman ito ni NEDA Secretary Carl Chua na inisa-isa ang benepisyo sa ating pagsampa sa Alert Level 1. Kabilang dito ang 9.4 billion pesos more per week of economic activity. 3 bilyong piso po more in salaries per week at 170,000 less unemployed over the next quarter. Mamaya ay makakasama natin si Secretary Chua para mas bigyan pa tayo ng detalye. Binigyan din ni DILG Secretary Eduardo Anyo na tuloy pa rin po ang granular lockdowns kahit na nasa Alert Level 1 ang maraming lugar. As of February 26, 2022, nasa 104 barangays ang nasa granular lockdown sa buong bansa. Samantala, iniulat
the Department of Education Secretary Leonor Liling Briones ang matagumpay na pagpapatupad ng pilot face-to-face classes. Nasa mahigit 1,700 na mga paaralan ang nakilahok at nasa 6,213 naman na mga paaralan ang handa na sa in-person classes. Sa usaping bakuna, iniulat ni FDA OIC Oscar Gutierrez na sisimulan na ang construction ng Vaccine and Biology Laboratory Project. Bahagi ito ng Vaccine Self-Reliance Program bilang pagtalima sa direktiba ng Pangulo na bawasan ang dependence sa mga imported na bakuna at makapacitate ang development ng local vaccines. Inireport din ng FDA na mayroon na silang draft guidelines on e-pharmacies. Kognay nito, inatasan ng Pangulo si PCOO Secretary Martin Andanar na bigyan ng time slot ang FDA para ma-educate ang publiko sa online buying ng mga gamot mula sa accredited establishments only. Sa usaping bakuna pa rin, papasalamat po tayo sa Estados Unidos dahil dumating kagabi, February 28, 2022, ang 769,860 doses ng Pfizer vaccine na donasyon ng Amerika sa Pilipinas sa pamamagitan ng COVAX facility. Maraming salamat po. Meron na tayong 135,747,294 na total doses administered as of February 28, 2022. Nasa mahigit 68.8 million na ang naka-first dose habang nasa mahigit 63.2 million ang naka-complete dose or fully vaccinated ayon sa National COVID-19 Vaccination Dashboard. Nasa mahigit 10.2 million naman ang nakatanggap ng booster or additional doses. At pagdating naman sa pediatric vaccination, nasa 8.4 million na po ang fully vaccinated sa mga batang may edad 12 hanggang 17 anyos. Habang nasa 736,880 naman sa mga batang nasa edad 5 hanggang 11 taong gulang ang nakatanggap na ng first dose. Dumako naman po tayo sa mga numero sa COVID-19. Patuloy po ang pagbaba ng mga bagong kaso ayon sa February 28, 2022 COVID-19 Case Bulletin ng Department of Health. Nasa 951 ang mga bagong kaso ng COVID sa bansa. This is the first time na bumagsak ang bilang ng mga kaso ng COVID-19 ng mas mababa sa 1,000 ngayong taong 2022. Sa bilang na ito, halos lahat or 91.6% po ang mild at asymptomatic. Samantala, ang positivity rate po natin ay nasa 5% for the second straight day. Ano pong ibig sabihin nito? 5 tao ang nagpupositibo sa bawat 100 nagpapatest. A positivity rate of 5% and below is acceptable for the World Health Organization or WHO. Nasa 97% naman ang porsyento ng mga gumaling. Mahigit 3.5 million po ang nakarecover at gumaling mula sa karamdamang ito. Ikinalulungkot po namin ipaalam sa inyo na kahapon ay 5 po ang nai-report na pumanaw dahil sa virus na ito. Our fatality rate is currently at 1.54%, which is lower than the 2% global average. Sa estado naman ng ating mga ospital, nasa below 28% na ang ating hospital care utilization rate. Sa ibang bagay, ngayon po ay ating pinagdiriwang ang araw ng Davao. Sa atong mga kaigsuunang taga Davao, happy 85th araw ng Davao kaninyong tanan padayon, Davaoenos. Bago tayo pumunta sa mga tanong ng MPC, makakasama po natin si NEDA Secretary Carl Chua. Sec, ano pong inaasahan natin sa ating ekonomiya ngayong nasa alert level 1 na po ang maraming lugar dito sa bansa? Pangalawang tanong, ano po ang rekomendasyon ng ating economic team para bumalik ang mga trabahong nawala nung kasagsagan ng pandemya? Sec Carl?
Magandang hapon po, Cabsec. Rinig po ba ako? Yes, loud and clear, Sec. Okay, sige po. Magbigay lang ako ng maikling presentation para bigyang diin yung benepisyo ng Alert Level 1 na nagsimula na ngayon. So yung presentation ko po ay yung benepisyo ng Alert Level 1 at ito ay nagbibigay sa atin ng sigla yung ating ekonomiya. Pero marami pa pwede tayong gawin para mas mapabilis ang takbo ng ating ekonomiya. Yan po yung ipresent ko po ngayon. Magsimula po tayo sa recent developments. Isa lang ang papakita ko as a summary. Nagbukas po tayo last October 12, 2020. When we decided to further reopen the economy. At hindi po tumaas yung mga kaso. Sa totoo, pababa ng pababa yung kaso. Tapos yung nag-shift po yung NCR to Alert Level 2 last November 2021, pababa at pababa rin po yung kaso. So ibig sabihin, yung pagbukas po natin ng ekonomiya ay hindi yan nagdudulot ng pagtaas ng kaso ng COVID. Dahil natuto na po tayo. We are managing the risk, we are wearing masks, we are washing hands and following the health standards. Yung mga cases ay umaakyat kapag may pumapasok na variant tulad ng yung Alpha variant, yung Delta variant at yung Omicron variant. So ito ay isang basis ng ating pagbukas ng ating ekonomiya to Alert Level 1. At ngayon po, pag-usapin po natin ng mas malalim yung benefits ng Alert Level 1. Simula ngayon, 39 areas po ay nasa Alert Level 1. Ito yung nakakulay green sa mapa ng Pilipinas. At the rest of the country is in Alert Level 2. Ito ay magandang situation para sa ating bansa. At marami pong benepisyo yung Alert Level 1. Halimbawa po, Alert Level 1 will benefit 62% of the economy at 20.3 million workers. Ibig sabihin, itong mga manggagawa ay mas makakapagtrabaho na at pwede nang makakita ng mas malaki. In terms of yung actual benefits to the economy, gaya ng pinakita ni Cabsec kanina, uulitin ko lamang, 9.4 billion pesos more per week of economic activity ang inaasahan natin simula sa araw na ito, of which 3 billion ay salaries. Ito yung dagdag na kita or sweldo sa mga fellow workers natin. At dahil nag-increase po tayo ng capacity at ng other economic activities, mas marami yung pwedeng makakita ng higher wages or salary. Tapos 170,000 less employment ang inaasahan natin over the next quarter. Ngayon, tingnan naman natin kung yung buong Pilipinas ang ilalagay natin sa Alert Level 1. So mas malaki po yung benepisyo. 16.5 billion pesos per week ang maidadagdag natin sa ating GDP or economy, of which 5.2 billion pesos more in salaries per week at mababawasan ang unemployed by 297,000. At sana sa susunod na linggo ay magiging green or Alert Level 1 na ang buong bansa. At kaya naman yan kung tayo ay magtutulungan if we cooperate and follow the minimum health standards. Ang sector ng tourism ay isa sa pinakamalaking beneficiary ng Alert Level 1. Sa 2020, 1.5 trillion ang nawala sa tourism sector. Pero at least one half of that, 750 billion, ay pwede natin mabawi given that we are in Alert Level 1. At minomonitor din natin yung mga transport, hotel, malls, restaurants. Nakita po natin na under Alert Level 2, nag-increase yung capacity from 40 to 85%. That was prior to the Omicron spike. Sa Alert Level 1, inaasahan natin na mas tataas pa ito to 70 to 100%. So yan po yung ilan sa mga benefits ng Alert Level 1. At ito ay makakatulong sa paglago ng ating ekonomiya sa taong ito. At bago ako magtapos, gusto ko pong ipaalam na yung face-to-face schooling ay isa sa mga malaking contribution din sa ating ekonomiya. Sabi po ng DepEd, 1,726 schools na ang bukas for pilot face-to-face learning or 2.9% of the more than 60,000 schools. At yung ready for face-to-face learning ay 6,213 or more than 10%. At sana po ay maabot na rin natin
yung gradually yung pagkompleto ng pilot or face-to-face learning ng buong 60,473 schools. So as the children gets vaccinated, this is the opportunity to open more schools for face-to-face learning so that we can boost the economy and improve the learning opportunity of children. Ito ang isa sa mga benefits ng pagbukas ng face-to-face learning. So we will add around 12 billion pesos per week to the economy kasi babalik yung services around the schools like transport, yung dorms, yung food stalls, school materials, and so on. Yung sinara po natin yung face-to-face learning, we lost 11 trillion pesos per year of no face-to-face schooling or 22 trillion peso for 2 years of no face-to-face schooling. So kailangan natin bawiin to kasi maapektuhan yung future ng ating mga anak at mga apo. It will also improve learning outcomes by 50% kasi mas effective talaga yung face to face learning kaysa yung module or online learning. At 1/4 of parents actually stay home like myself to help younger children go through modular or online schooling. So makakatulong ito. Limited lang yung effect ng alert level 1 kung wala pang opening of schools. Kasi 1/4 of parents, imbis na magtrabaho, ay nasa bahay lamang. So yan po ang sana ay maihabol natin in the next few weeks. Let me end by saying that we have proposed, the Economic Development Cluster has proposed a 10-point policy agenda to accelerate and sustain economic recovery in 2022 and beyond. So i-summarize ko lang po itong 10-point policy agenda na marami dito ay ginagawa natin pero kailangan i-pursue pa natin at i-sustain and i-expand. Una, yung metrics natin, imbes na yung total cases ang binibilang natin, siguro mas importante na bilangin or bantayan natin yung severe cases and death para sila po ang tulungan natin. Siyempre kasama na rito yung vaccination rate at yung pag-ensure na yung healthcare or hospital capacity natin ay laging handa para tulungan yung mga may malubhang sakit. Yung number 4 ay yung opening of the economy and mobility. Marami na tayong progress dito, especially since nasa alert level 1 na tayo. Yung number 5, yung schooling. Gaya po ng sinabi ko, yung pag-open ng face-to-face schooling ay talagang itutulak yung economic growth natin back to normal levels. Yung number 6 and 7 ay domestic and international travel. Marami na tayong ginawa dito. We just have to sustain and expand and increase the quota. Number 8 is digital transformation kasi marami ng online activities, online sales. Ituloy rin natin ito. Number 9 and 10 is our preparation for future pandemics. So we propose may isang pandemic flexibility bill para laging handa tayo with resources to help those affected. Para hindi na tayo babalik sa Kongreso for Bayanihan 1, 2, or may proposal pa nga dati na Bayanihan 3. At number 10 is our medium-term preparation for pandemic resilience. Itatrato natin yung pandemic tulad ng bagyo, baha, lindol. So as a disaster, we are prepared. So let's consider future pandemics also, so we are prepared. So yan yung programa natin, CABSEC, para sa paglalong mas mabilis at magandang takbo ng ating ekonomiya. Maraming salamat po. Maraming salamat, Sec. Carl. Please stay on board for questions from the media. But before we proceed, pinapa-announce po ng ating kasamahan si Secretary Ramon Mon Lopez ng DTI itong pinakabagong index at good news po para sa ating mga kababayan. Above 50 na po ang PMI index natin. Our PMI index ng Bansang Pilipinas is 52.8 po. Ang above 50 index shows growth and this level surpassed pre-pandemic. Ika nga ni Sec. Mon Lopez. So itong PMI, ito po yung manufacturing index ng ating bansa. And on Philippine manufacturing PMI, it jumped to a 38-month high at 52.8 in February. Outperforming ASEAN peers on sector solid growth in output, new orders, and exports. Thanks to easing of mobility curbs as Omicron surge fades. And we expect the March PMI to also remain above 50 on sustained manufacturing growth recovery
underpinned by economic reopening and greater mobility thanks to our shift to alert level 1. So that's good news po mula kay Secmon Lopez at para sa ating bansa at to our economic team. Maraming salamat sa lahat ng ginagawa ninyo for our economic rebound and growth. Makakasama rin po natin si DOH Undersecretary Rosette Verhere para sagutin din ang mga katanungan mula sa Malacañang Press Corps. And without further ado, tumungo po tayo kay Yusek Rocky para sa mga katanungan mula sa media. Thank you, Secretary. Unahin ko na po yung tanong ni Jenna Balaoro ng GMA News para po kay Secretary Carl Chua. Secretary Chua, with the reopening of the economy, is there a possibility for a wage increase before the term of President Duterte ends? Yung wage increase po, pag minimum wage ang sinasabi nyo, yan po ay dumadaan sa regional tripartite body. Pero yung nakikita namin sa NEDA ay marami kasing mga workers ay part-time or hindi full capacity. Halimbawa sa restaurant, nakita po natin during alert level 2 and 3 and 4 ay pumapasok sila hindi full-time but part-time. So nakikita po natin ngayon under alert level 1 kasi wala nang capacity restriction, yung kanilang wages ay likely to go back to normal. At yan po ay malaking tulong na rin sa pamilya. At gaya po ng sinabi ko, nawala ang 3 billion pesos dati per week of wages. Yan ay ibabalik natin sa pamamagitan ng mas maluwag na restriction, which is alert level 1. Salamat. Thank you, Secretary Carl. Secretary Carlo, job manahan ng ABS-CBN News, na-transmit na ba kay President Duterte yung vape bill? This was ratified by the Senate last January 27. May update na po daw ba? Per Malacañang records, hindi pa po natatransmit to Malacañang. From MJ Blanca, Floor of Tribune, ano po ang ating assessment so far sa first day ng Alert Level 1 sa Metro Manila? Is the government satisfied in terms of public compliance with health protocols, especially daw po wearing of face masks? May I refer the question to Yusek Rosette? Yusek Rosette, ano po ang assessment ng DOH sa, well, day 1, hindi pa complete ang 24 hours, pero March 1, day 1 of Alert Level 1. Yes, Cabsec, magandang hapon po sa inyo at kay Secretary Carl and Yusek Rocky and to all of you na mga media partners and the public. Wala pa po tayong nare-receive. No? Usually, we receive reports at the end of the day. We receive reports from the DILG regarding compliance to minimum public health standards. And also, we receive case updates. Pero kailangan maintindihan po ng public na kung ano man po ang magiging epekto nitong pag-implementa natin ng Alert Level 1 dito po sa areas natin na 39, ito po ay makikita pa natin in about 10 to 14 days. So hindi po natin masasabi na halimbawa biglang tumaas ng 2 ang kaso bukas, epekto na po yan ng Alert Level 1 na ginawa po natin. So sa ngayon wala pa po, maybe tomorrow we can give updates as to the compliance to the minimum public health standards. Thank you, Yusek Verhere. Secretary Carl, from Rosalie Cos ng UNTV, boboto po ang Pilipinas pabor sa resolusyon sa UN General Assembly para kundinahin ang Russia invasion sa Ukraine? Bukod po dito, may iba pa po bang mas matitinding hakbang ang gagawin ng Pilipinas, ang Philippine government, upang tulungan po ang mga naapektuhan ng gera sa Ukraine? Ano po ang reaksyon ng palasyo sa panawagan ng Ukrainian president na global ban sa Russian planes and ships? Kinukonsidera po ba ito ng Duterte administration? Bakit hindi? Magkakaroon po tayo no ng meeting mamaya. Gaya ng sinabi ni Pangulo kagabi doon sa kanyang Talk to the People address ay papatawag po siya ng meeting kabilang at kasama ang mga iba't ibang officials of government, kabilang na po dito yung mga high-ranking officials ng AFP, ng Philippine National Police at piling mga cabinet officials para pag-usapan po ang sitwasyon sa Ukraine. So abangan na lang po natin kung ano yung magiging developments doon sa meeting na gaganapin mamaya. At kung may mga statements man o magkakaroon ng updates man, ay ibabahagi din po natin sa publiko pagkatapos ng meeting. Thank you, Sec. Carlo. Thank you. Thank you, Sec. Rocky. Tumungo naman po tayo kay Mela Lesmoras ng PTV.
Hi, good afternoon, Secretary Nograles, Yusek Verhere, Secretary Chua, at Yusek Rocky. Secretary Nograles, just a quick follow-up lang po dun sa nabanggit niyo na meeting mamaya. Dahil sinabi rin ni Pangulong Duterte kanina sa kanyang talk to the people na abangan at pakinggan ito ng publiko, mapapanood po ba ito ng live? At inaasahan, ano po yung mga inaasahang mga particular na tatalakayin dito? Kasi even na business sector, invited din po ba dito? Balikan ko kayo, no, kung ito ba ay ilalabas ng live or magkakaroon ba ng snippets ng mga videos na ipapalabas po sa publiko. Kailangan maunawaan natin, no, yung sensitivity din po ng topic na pag-uusapan dahil meron pong national security implications din po ito, yung pag-uusapan na very sensitive topic, which is yung sitwasyon sa Ukraine. At paano po itong magkakaroon ng impact sa ating bansa, sa ating mga kababayan, maging sa ating ekonomiya. Kaya nga po ay nabanggit nga ni Pangulo kagabi na maaring pati mula sa baka sa private sector, magkakaroon din po ng may invite din siya. Although fina-finalize pa po namin yung magiging final list of invitees. Again, very sensitive kasi ang topic, no? It has national security implications. That's the reason why we'll have to see kung ito ba ay ilalabas or ano ba ang portions na pwedeng ilabas sa publiko. In any case, ang importante is pagkatapos po ng meeting ay magkakaroon po tayo ng statement to apprise the public, no? Dahil sinabi rin po ni Pangulo na importante din na maunawaan ng publiko, ng ating mga kababayan, ano yung mga magiging implications ng sitwasyon na ito sa ating bansa. Opo. And sir, speaking of Malacanang events, kailan po, since alert level 1 na rin, kailan po kaya papayagan ulit yung media na makapasok at makapag-cover sa Malacanang? Fina-finalize na po namin yan together with mga officials ninyo sa MPC at maging yung sa protocols natin dito sa loob ng Malacanang. So we're finalizing the protocols under alert level 1. Opo. Secretary Nograles, tungkol lang po sa work from home, kasi isa ito sa mainit na usapin ngayon. Ano-ano ang tanong po ng ilan nating kababayan? Ano-ano po ba yung mga instances na pwede pa rin itong payagan? Like if may comorbidities or legit reasons, pwede pa rin po ba ito under alert level 1 areas? At pwede rin daw po bang kaltasan ng sahod ang mga empleyadong tatanggi sa on-site reporting kung nagagawa naman nila yung trabaho nila sa bahay? As far as government is concerned, no, babasahin ko na lang and I will refer you to our latest memorandum circular para na rin sa ating mga kawani sa gobyerno, no. So memorandum circular number 96 mula sa Office of the President, nakalagay po dito na under alert level 1 po, all agencies and instrumentalities of government shall adhere to 100% on-site workforce. Pag alert level 2, at least 80% on-site workforce. Bakit po nakalagay at least? Dahil based on section 2, in areas placed under alert level 2 up to alert level 5, the heads of all agencies and instrumentalities of the executive branch, including government-owned or controlled corporations or GOCCs, may increase the on-site workforce of their offices beyond the minimum provided. Department secretaries may require heads of agencies over which they have control or supervision or which are attached to their departments to implement a larger on-site workforce should the one set by the agency head be insufficient for the delivery of services as determined by the department secretary. Agencies providing health and emergency frontline services, laboratory and testing services, border control and other critical services shall require an on-site workforce that is larger than the minimum provided above as may be necessary to deliver their mandates. In all cases, the requirement of on-site workforce shall be subject to social distancing requirements and other minimum public health standards. Nakalagay rin po dito the heads of
all agencies and instrumentalities of the executive branch, including GOCCs, may require government officials and employees who are infected or those identified as close contacts of suspect, probable, and or confirmed case of COVID-19 or asymptomatic and underwent the required quarantine while waiting for the result of the swab test administered or completing the required quarantine as prescribed to adopt work-from-home arrangements subject to rules and regulations issued by the Civil Service Commission. And the offices of the legislative and judicial branches of government, independent constitutional commissions and bodies, and local government units are strongly urged to adopt the provisions of this circular. So this memorandum circular shall take effect immediately. So this is as far as the executive branch of government is concerned. No? Pagdating naman sa private sector, dependent po yan sa mga rules and regulations governing the companies. But syempre, they have to adhere to issuances din ng Department of Labor and Employment. So for details, I would suggest please get in touch, no? Itong mga private companies, please get in touch with your with the Department of Labor and Employment para kayo po ay magko-comply sa mga issuances ng ating Department of Labor and Employment. Opo. Isang pahabol na tanong na lamang po, Cabsec Nograles, mula sa kasamahan namin sa PTV na si Bea Bernardo. Cabsec, nagsagawa ng airstrike ang AFP laban sa Daula Islamia Maute Group sa Lanao del Sur. Given yung history ng Mindanao sa Maute Group, ano po ang order ng pala sa AFP at assurance sa mga taong natatakot doon ngayon? Yes, our security, justice and peace cluster really are ensuring, no, that number one, yung efforts natin against terrorism, against terrorist groups, will continue. Number two, we must protect, no, our civilians and ensure peace and order. So all of the operations ng ating security, justice, and peace cluster is all towards the attainment of full peace and the end of terrorism and their groups, no, that have been identified as terrorist groups and organizations, na kung saan the directive really is for us to attain total peace by stopping the operations of these terrorist organizations and groups. Okay, maraming salamat po, Cabsec Nograles, at sa iba nating opisyon. Thank you, Mela. Back to you, Yusek Rocky. Thank you, Sir Carlo. From Maricel Halili ng TV5, Sec, doon sa special meeting, nasagot nyo na, similar question po yan, mula kay Job Manahan ng ABS-CBN, Ivan Mayrina ng GMA News, at Tuesday New ng DCWB. Ang follow-up po ni Ivan Mayrina ng GMA News, kung i-air po ito as a talk to the people. Ito po yung ano, yung gaya ng sinabi ko, because and due to the sensitivity of the topic and because of its national security implications as well, we'll have to see and wait and see, no, kung ano yung magiging yung conversations, the dialogues, the discussions in the meeting, and we will have to assess which of those ang ipapalabas ba o isa sa publiko ba, if ever. But in any case, at the end of the meeting ay mag-issue naman po tayo ng statement to apprise the people. Ang importante dito, ang instructions talaga ni Pangulo is to make sure that the Filipino people, our nation, ang ating mga kababayan are fully and well aware of the situation, what is going on in Europe. Primarily dito sa sitwasyon sa Ukraine. Ano po ang implikasyon nito sa ating bayan, sa ating bansa, sa ating mga kababayan, sa ating ekonomiya. And we have to keep the Filipinos abreast on any and all developments pertaining to the situation in Ukraine and in Europe in general. At ipagdasal po natin that the world leaders will all find avenues for peace. From Wena Cos,
ng ABS-CBN for USAC Berhere, tuwing kailan na lang daw po maglalabas ng public tracker at case bulletin ng DOH, kailan magsisimula ang bagong schedule na labas ng public tracker at case bulletin. Similar question po yan with Tuesday New ng DCBB. Yes, no? So USAC Rocky, ang Department of Health po ay nagbigay abiso kahapon na pabaguhin na po natin kung paano po natin nire-release ang ating case bulletin. So starting March 7, that's a Monday next week, we will be issuing a revised case bulletin kung saan mas magpo-focus na po tayo sa severe and critical cases and the utilization in our ICUs. Previously, mga case numbers po kasi ang nilalabas natin, mababago na po. As to the frequency, it's going to be once a week compared to before na araw-araw po ay naglalabas tayo ng case bulletin. Regarding the public tracker naman po, we still retain the public tracker, but eventually if we phase out din po natin na magiging once a week na rin po kasabay or aligned with our case bulletin. But for next week, starting March 7, we have once a week case bulletin and the public tracker still will be released every day. Thank you, USAC Berhere. Tanong pa rin po ni Wena Cos. USAC Berhere, sa ngayon ba may nakikita ng surge dahil daw po sa campaign activities? Well, base sa atin pong mga talaan at pagmomonitor ng mga kaso, nag-umpisa na ho ang mga campaign sorties no early part of this year and even last year actually. Pero nakita ho natin na wala naman po tayong nagiging uptick ng mga numero ng kaso. Lahat po ng ating area sa ating bansa, patuloy po ang pagbaba ng mga kaso. Lahat po ay nasa minimal to low risk except for two areas in the country na atin pong binabantayan dahil meron silang moderate na lang po na ICU utilization. Pero bukod doon, case trends across all regions of the country, across all areas of the country are low to minimal po. Thank you, USAC Berhere. Tanong po mula kay Red Mendoza ng Manila Times. USAC Berhere, yung daw pong paglipat ng reporting ng COVID-19 cases from daily to weekly at pagre-report ng mga severe and critical, kung magiging permanente na ba or mauulit pa rin ang daily case reporting once daw po na may malaking surge na magaganap? Yes. No? So una-una, balikan natin yung objective. Bakit po ba natin pinapalitan ng ganito ang ating case bulletin? Gusto po natin tanggalin yun pong mindset ng ating mga kababayan na numero po ang tinitignan natin. Because we have seen no, during this Omicron situation that the situation or the characteristic of the virus has become milder compared to the Delta variant. Ngayon po, kaya po natin nililipat kasi mas critical po at should be the consequence that the population cares about. Itong severe, critical, at saka yung mga namamatay at kung ma-overwhelm ang ating healthcare system. So dahil po yung base po dun sa tanong ni Red, kung ito po ay mababago, kung sakasakali pong dadating tayo sa punto no, in this situation that we have while in transition, dumating po na tumataas uli ang mga numero po ng ating kaso, we will be providing information to the public. Pero ito pong ating paglalathala ng atin pong severe, critical at saka healthcare utilization through ICU, ito po yung atin pong magiging permanente na. So as to the case numbers, kung mga mild po yan, we treat it like it's part of our lives. No, we live with the virus. Yung severe at critical ang pagtuunan po natin ng pansin. Thank you, USAC Berhere. Sec Carlo, tanong po ni Red Mendoza, hindi ba worry ang biglaang pagbulusok ng mga pumapasok sa trabaho ngayong araw na ito at baka daw po magkaroon ng minor surge ng mga kaso dahil sa agarang pagluluwag to alert level 1? Well, gaya ng sinabi natin kahapon, kanya nga po may mga panibagong guidelines po tayo. Inilabas na po natin ang new guidelines, in-announce po natin yan. At ang Department of Health, ang inyong PCOO, at ng iba't ibang mga ahensya ng gobyerno ay maglalabas ng mga reminders, announcements, social media cards to constantly remind the public kung ano yung mga do's and don'ts even under alert level 1. Pangalawa, yung ating panawagan din no, sa mga employers, sa mga kumpanya, sa mga corporations to also be active in doing your part to prevent any infections doon sa inyong workplace. No? Kanya nga po, meron dapat kayong safety officers, health and safety officer. And dapat i-report din po no,
kabilang dun sa reporting requirements ng employers, ang pag-report din po ng kanilang mga workers or empleyado na na-infect ng COVID. Pangatlo po, after more than 2 years battling this virus, I think it is incumbent in each and every Filipino and Filipina sa ating mga kababayan to take yung responsibilities din po natin. Sa mga reminders natin na lagi nakasuot ng face mask, pag pumasok kayo sa trabaho, sa inyong workplace, always wear your face masks, no, hugas ng kamay, as much as possible kung kaya mag-social distancing, take all precautions, no, necessary, especially yung vaccinated kayo fully at kung the time for boosters at kayo po ay for boosters, nasa schedule niyo na pa, niyo na po ang magpa-booster ay magpa-booster na rin po tayo. Dagdag protection din po yan sa workplace. Opo. For you, Sec. Verhere pa rin po, tanong pa rin ni Red Mendoza, may projections na ba ang faster regarding sa paglipat po ng ilang lugar sa Alert Level 1? Wala pa rin. Meron silang projections from last week pero hindi pa ito yung sa Alert Level 1. They will be reporting to IATF this Thursday and we will give information to the public after that. Thank you, Yusek Berere. Tanong po mula kay Dreyo Calonzo ng Bloomberg for Secretary Carl, is the 12 billion peso economic gain from resuming face-to-face classes on top of the figures you gave when you were discussing benefits of Alert Level 1? Yes, on top po siya. Kasi yung Alert Level 1 ay tungkol lamang sa increase in capacity. So that will be additional benefit. Kaya if we want a full recovery, then hindi sapat yung Alert Level 1. Dapat bumalik din yung face-to-face learning. Kasi, you know, 40% of our population are in the school age. So that is a big contributor to the economy. Thank you. Thank you, Secretary Carl. Secretary Carlo, from Ivan Mayrina ng GMA News, Justice Secretary Minardo Guevara to the UN Human Rights Council that the DOJ is prepared to endorse to the NBI 250 cases involving reported deaths arising from government's anti-drug operations. Secretary Guevara also said they are about to initiate the process of prosecuting law enforcement officers involved in the deaths of known activists in what is now referred to as Bloody Sunday. What does the palace say to this, and does this not reinforce the long-standing allegations of abuse in the war of drugs or drugs and human rights violations under the Duterte administration? No, what it shows very clearly is that there is a mechanism for accountability that is working here in our country, in our jurisdiction. So unang-una sa lahat, this administration, your government, does not condone any abuses made by any official or worker in government. Pangalawa po, kung may pang-aabuso, ay we will prosecute and deal with these abuses and those who are abusing their authority with the fullest extent of the law. And pangatlo, that the mechanisms are working in this country that afford and ensure that justice is served. From Maricela Lili ng TV5, Secretary Carlo, tama bang sabihin na nasa 60,000 ang capacity sa NAIA noong pre-pandemic? If that's the case, bakit daw po 10,000 lang ang iaaldaw na passenger capacity ngayon, nasa Alert Level 1 na? Actually, according to the Department of Transportation, ang actual capacity ng NAIA po pre-pandemic was 45,000. And right now, ang sa pag-shift natin ng Alert Level 1, syempre ini-increase, no, gradually ng DOTR. Gradually ini-increase ng DOTR and safely na ini-increase in a calibrated manner ang pag-increase ng ating capacities so that we can ensure na nakalagay at sinusunod ang lahat ng mga protocols and procedures. And this gradual increase will eventually lead us to pre-pandemic levels.
po. Pahabol na tanong ni Maricel Halili, Secretary Carlo, will President Duterte attend the special summit of the U.S. and Southeast Asian leaders on March 28 and 29? If he will he be there personally or virtual? We'll get back to you on that. Secretary Carlo, tanong po ni Tuesday nyo ng DC Double B. Sabi po ni DILG Secretary Ed Anyo sa Talk to the People, nasa 74.94% na pamahagi ng ayuda sa mga biktima na nagdaang bagyong Odette. Bakit po parang mabagal ang pamahagi ng ayuda? Gayong magtatatlong buwan na pong matapos ang bagyo, ano po ang nagiging problema o hadlang? Bakit hindi pa nakukumpleto hanggang ngayon ang pamamahagi? Well, una sa lahat, it's 2 months, no? Since Odette happened, a little over 2 months. Lahat ng mga, syempre minomonitor ng DILG, no? Lahat ng pamamahagi ng ayuda ng ginagawa ng bawat LGU dun sa Typhoon Odette affected areas. Yung mga LGUs na mabagal ay binigyan na po ng show cause order ng DILG. For the LGU and their officials to explain to the DILG bakit hindi pa nila nakukompleto ang pamamahagi ng ayuda. So meron na pong show cause order yan. So hintayin na lang po natin na dumaan sa proseso ng pag-explain ng mga LGU. So after the show cause order, meron pa pong mga ibang hakbang na gagawin ng DILG pagkatapos po niyan. Po. From Lenes Capanti ng GMA News Online, may palace comment po ba on arrest of Karapatan's Agnes Messina yesterday using a warrant in a case na dismissed na last year? Policy po ba ito ng Duterte administration? Paano ulit? Yun daw pong, kung policy daw po ng Duterte administration, in-arrest daw po si Karapatan Agnes Messina yesterday using a warrant in a case na dismissed na daw po last year. Let me get the facts of the case first, no? And then we'll get back to you on that. Opo. But syempre, as we know, na procedurally po, we only execute warrants of arrest that are enforceable. Thank you, Sir Carlo. From Andreo Calonso ng Bloomberg, sa face-to-face classes for Yusek Berhere, ano daw po ang posisyon ng DOH on sa pagpapatuloy po ng face-to-face classes, especially considering that kids' vaccination just started? Yusek Berhere? Yes, Yusek Rocky, can you hear me? Yes, opo. Kami naman po ay sumusuporta sa Department of Education simula pa nung umpisa tungkol po dito sa face-to-face classes ng ating mga younger ones. Ngayon pong nasa alert level 1 tayo, suportado pa rin po natin dahil may mga protocols naman po tayo and safeguards in place para maituloy po itong face-to-face classes. Kailangan lang po talagang magbalangkas ng mga guidelines and of course the approval of the President regarding the further expansion of these face-to-face classes. Opo. Thank you, Yusek Berhere. Tanong po ni Ace Romero ng Philippine Star, Secretary Carlo, has the President suspended the e-sabong permit? Why did he agree to do so? Well, first of all, procedurally, kailangan po ng Senate resolution to be sent to PAGCOR. No? Then PAGCOR to advise the Office of the President with regard to that. So as of the moment, wala pa po tayong any indication na meron pong Senate resolution to that effect given to PAGCOR or even to the Office of the President. So wala pa po. Opo. Basahin ko na lang po yung tanong ni Vance Fernandez para po kay Secretary Carl Chua. How does the President daw po plan to transfer effectively the management of economic recovery post-pandemic to his successor once his term ends? Well, I cannot preempt the President, but the economic team is preparing our agenda that we can share with the next administration.
And we hope that the next administration will continue all the very good reforms that we have started. And I think that is critical, actually, in the our full economic recovery. Thank you. Thank you, Secretary Carl. Secretary Carlo. Maraming salamat, Yusek Rocky. At maraming salamat din po kay Secretary Carl Chua ng NEDA at kay DOH Undersecretary Rosette Verhere. Mga kababayan, saktong isang taon mula nang inilunsad natin ang pinakamalaking programa sa pagbabakuna sa kasaysayan ng ating bansa. At ngayon ay binaba natin sa Alert Level 1 ang maraming lugar sa Pilipinas. Isa lamang po ang ibig sabihin nito, gumagana ang bakuna. Vaccines work. Walang duda sa bisa nito para mapagtagumpayan natin ang COVID-19 virus. Kaya patuloy ang ating panawagan sa pagbabakuna at panghikayat sa ating mga kababayan na magpa-booster na po. Dito nakaangkla ang karagdagang proteksyon sa banta ng virus sa ating buhay. Dito nakasalalay ang muling pagsibol ng kabuhayan. Vaccines do not only save lives, they also save livelihoods. Kaugnay nito, nagpapasalamat kami sa lahat, sa ating medical frontliners, sa ating vaccinators, sa mga kawani ng pamahalaan at mga kasangga sa pribadong sektor at higit sa lahat sa ating mga kababayan. May liwanag na sa dulo ng lagusang ito. Magtatagumpay po tayo sa ating laban. Manalig lamang, makipagtulungan lamang. Maraming salamat po and God bless. Thank you, Secretary Carlo. Pero may pakalala. Ayaw kang patawalan. Okay. Said he is in favor of it. Kailangan daw po nila ng side ng palace mula kay Ace Romero ng Philippine Star. Yes, as answered a while ago, wala pa po tayong nakikitang Senate resolution. Walang Senate resolution na binigay or pinadala sa Office of the President. Wala pong Senate resolution na binigay or pinadala sa PAGCOR. So, wala pa po tayong abiso. These are all reports that we read in the newspaper. These are reports that we hear. But there is no official document that has been transmitted either to the Office of the President or to Malacanang or to PAGCOR or to wherever. Wala pa pong Senate resolution. So, it's all... Walang. There are no papers to show or point to anything. So, ganun po ang status ngayon. Thank you, Secretary Carlo. Thank you rin po kay Secretary Carl Chua, kay Yusek Berhere, at sa Malacanang Press Corps. Thank you, Secretary Carlo Nograles. Back to our main studio sa People's Television Network.